Alpha Des! Mika Des! Welcome to Jelly Talk Season 2! Episode 5 na tayo, Miss Alpha. Yes, hello, Miss Mika! Kamusta ka naman today? Okay lang. Lately, sobrang maulan. Yes, oo, no? Medyo maulan recently sa atin dito. So, ayun, yes. Miss Mika, we're now here again sa podcast, no? So, another topic na talks. Naman to discuss. Yes. So, ayun. Maraming nag-aabang ito, Miss Alpha. Yes, kasi from previous, we're able to discuss na different topics din. And also, we're able to share some information and knowledge din sa mga previous guest speakers natin. So, ngayon, may bago na naman tayong guest speaker, no? Yes, actually, maganda yung topic ng ating guest speaker for this episode. Kasi talagang, feeling ko ito yung sa mga gusto talaga malaman din ng mga aspiring na students natin. Yes, kasi yung mahalaga din yung mga viewers natin na nakikinig sa atin is mas knowledgeable sila. Kasi yung title natin was like, what is it like to live in Japan as an international student? Student. Kaya talagang yung matutunan nila for this episode is yung paano maging student, international student sa Japan. Kasi our company, we're helping our applicants and yung mga nag-i-inquire sa atin, mga students na gusto talagang mag-aral sa Japan to gain more experience, to learn Japanese. We've able to help them na mas maging equipped dun sa goal or purpose nilang mag-aral sa Japan. And then after nun, pwede na silang mas maging confident palalo na makapag stay doon, no? Kumbaga mas confident sila, mas opportunity na. Mas mayroon na silang opportunities and confident sila makihalubilo sa mga Japanese din, kasi through the help of learning Japanese. So yun nga, we're also offering schools then that can help them na yun po, mas maging prepared sila dun sa target goal nila. Yes. And yun nga, since from previews, we have some success stories from our guest speakers na mga talagang naging student ni Jellyfish. They also have like experience yung process. Yung process overall, yes, oo. Diba hindi naman ganun kadali, Miss Mika, yung application process. Kaya maganda rin dun. Yes, maganda na may guest speaker sa yung first-hand experience yung masishare nila sa ating mga viewers. So, kaya I'm also very excited. I'm also excited. Oo, kasi yun kaya talaga. Kaya without, without further ado, para makausap na rin natin ang ating special guest. Yes, of course. Without further ado, ito isa talaga. Actually, excited ako kasi itong new guest speaker natin is talagang din siya, YouTuber din siya, vlogger din siya. So, I think marami siyang ma-share sa atin. Okay. So, without further ado, let's introduce Miss Heidi Konana. Viewers, hello, viewers, energy is Heidi. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ayun. Thank you for having me. Yes, and thank you also, Miss Heidi, for or accepting our invitation to our special guest speaker. Yes, so, special guest. Special guest speaker. Kasi yun po. Maganda din na ma-share mo din yung knowledge mo kasi I think you're already matagal ka na sa Japan, tama? 9 years. Yes, sana all talaga. Tagal. Oo. So, I think na experience mo yung mga from previous no, paano ka nag-start? Kung naaalala mo pa. Naaalala ko nga wait lang. So, pero kamusta ka naman? Anong batch si Miss Heidi? Okay. Yes, Miss Heidi. Yung batch mo po. October 2014. October? Wow, 2014 pa. And yung school mo is Shinhwa, right? Shinhwa. Sa Maitakadan, Lobaba. Sa Tokyo, yes. Okay. Kamusta naman, ma'am, yung parang from
first na nag-inquire ka sa Jellyfish? Naaalala mo pa? Sino yung unang nag-approach sa'yo? Yun. Actually, ang nag-introduce sa amin sa Jellyfish, si Mother. I mean, siya yung nakakita sa agency. And then, tinawagan niya si Sir Jello pa yung nag-handle nun. Sir Jello Concepcion. And then, from there, tinawagan namin. And then, nilatag ni Sir Jello yung mga requirements and all. And yung may orientation pa eh. So, pumunta kami sa office. And then yun, pinag-usapan kung ano yung magiging process, gaano katagal, at kailan makakaalis, and so on and so on. And then, in-explain talaga ng mabuti ni Kuya Jello yung magiging process, yung mga lahat, bankers, sinas magiging sponsor, magkano dapat laman ng bank, mga ganun pa. And then yung letter, why you wanna go to Japan, mga ganun. Yun yung mga naging an explanation nung una ni Sir Jello. Is it... Until now, ba ganun pa din? Ay, naging yung actually... interviewer. Yes, actually, Miss Heidi, no? Same process lang din naman. Pero like that moment, if you still remember po, is it like smooth for you? Kasi like, I mean, paano ba yung setup mo na, I mean, prepared ka na ba bago ka nag-inquire? Or parang dun mo palang Siding nalaman pa lang. Once na nag-ano ka? I mean, direct ka na kagad apply ka. Nung una, doubtful pa ako eh. Sabi ko, totoo ba tong, I mean, seryoso ba tong agency na nagpapaalis talaga sila, ganyan-ganyan. But nung, yun nga, nung unti-unti, step by step, na pa-process na nagagawa na yung mga requirements, yung nagpapasa na ng mga requirements. Ah, okay, sabi ko. Ano siya, yung legit talaga yung Jellyfish. And then we're very thankful talaga sa Jellyfish na talagang smooth yung lahat. As in kayo lahat nung gumawa nung process. I mean, kami lang kukuha ng requirements, but the rest sa inyo na yun. Parang pinadali niyo yung buhay namin, magkapatid. Actually, dalawa kaming pinapaalis niyo eh, kami nung kapatid ko. Same time. So, 'di ba? Para sa amin, oh, sige, ito requirements, so bahala na kayo after. As in, kayo yung nagpasa, kayo yung nakipag-usap sa school, kayo yung pag may konting mali, inaayos nyo agad, sinasabi nyo agad sa akin. For me, kasi nahirapan ako dun sa birth cert ko yata. Yung renewing ng passport ko kasi, dalawa yung gender, male and female. Then, hindi natangga, parang sabi ni Sir Jello, ayusin mo na siya agad. And then, parang na-frustrate pa ako nung time na yun kasi sabi ko, ano ba yan? Ayusin ko pa yung passport. But eventually, after ilang weeks, naayos naman siya, nakuha ko yung passport. Then yun nga, pinasa. And then meron pa eh, yung letter ko, parang si Kuya Jello na rin yung gumawa. Wow. Yung letter for me, yung reason. So parang sabi ko, okay, thank you, Jellyfish. Oh, and then you're successfully na din nakapunta yes. Sa Japan with parang yes. Halos sabay din kayo ng kapatid mo po mismo na same time talaga. October 2014. Isa yung sponsor ni ma'am. Yes, yung uncle namin, isa lang sponsor namin. Oh. Wow. Okay. And we both graduate the same time also. Natapos namin yung program. Yay. Nice. Ayun, anyway, yun. So I think talagang nakatulong din po yung pagiging hands-on ni Sir Jello dun sa application yes. Nyo talaga. Kasi sobrang smooth talaga as in. Mm-hmm. Yung sa kapatid ko sobrang smooth, walang problema, even the letter, all the requirements, okay. Yung sa akin lang siya medyo nahirapan yata that time. Pero nagawa ng paraan. Galing lang ng Jello. Yes, opo. Supportive yes. Talaga din yung mga documentation. Yes, documentation team natin. Sobrang sila, meticuloso sa mga details talaga. Para at least, para before mapumunta yung natin, application, talagang strong na yung application natin para sa COE application. At hindi kami na-decline. I mean, approve agad. Kasi mayroon akong friend. One time, application lang siya. Kasi may friend kami kasabay. Na-deny siya noong una. But yun, eventually, naayos din ni Sir Jello. For the second time, nakapasa siya. At kasabay namin siyang nakalis. Nice. Okay.
Ayun, ma'am. So, yun, ma'am, nung nandun ka na, for example, in the moment na nalaman mo na yung, di ba, na-approve ka na, so, syempre, saya-saya. Oo, saya talaga. So, first time mo ba yun sa Japan? First time mo yun? Nung first time, yes. First time ko. Even up to now po, ano, nakamdam ko pa rin yung feeling ko nung first kong, I mean, nakita yung labas ng Japan nung after sa airport. Kasi, dream country ko talaga yung Japan kasi nandito si Mudra Kells. So, ever since na bata ako, sabi ko gusto ko mag-work sa Japan, gusto ko mag-stay sa Japan. So, yung moment na lumabas na ako sa airport na nandun, tumaandar na yung train, nakita ko na yung mga bahay, sabi ko, totoo ba ito? Nandito na ako. Parang yung pangarap ko nung bata, natupad na. Grabe lang talaga yung happiness ko that time. As in, talaga. Talagang hindi maano no ma unforgettable. One of the best feeling, yes. Yes, talaga. Parang ako din, parang naalala ko din yung akin kasi first time ko din sa Japan 2013. First time ko yun. Parang hindi, na spring season pa nun eh. So parang sakura yung unang bumungad sa amin. Oh, parang yun nga yung feeling na parang shocks. Kasi parang dream country. Tapos Japan pa, diba? Pero parang meron ka na experience din naman sa ibang country bago? Or first time mo din talaga overseas? Nag-Singapore ako before. Pero iba yung ganda ng Japan talaga. Abayas ako, Japan talaga, favorite ko, sorry. True. Kasi yung sa Tokyo ka pa lang, no? Grabe yung ano dun eh. Yung standard dun eh. Technology. Yes. Technology. Saka hindi ako tatagal dito kung hindi ko gusto yung Japan. Yeah, I think so. At talaga na-embrace mo yung ano, ma'am, yung culture nila. Culture. So, yun po. Ways of living. Ano, ma'am, yung ano overall experience mo, like, nung nag-start ka na mag-aral, ma'am? Kamusta naman yun? Yung as in, nag-start ako, as in, zero Japanese ako. As in, yeah. Kasi yung kapatid ko, meron siyang background, siguro basic, alam niya yung katakana, hiragana, tsaka konting kanji, kasi nag-aral siya nung college. Ako, zero. So, hindi ko alam sulat yung name. So, first day namin, parang sa school, may pinapasulatan sila. Sabi ko, alam, paano ko susulat yung name ko? Hindi ko alam. Sa kataka naman lang. So, struggle talaga siya. At in, hirapan parang, So, mahirap nuuna. Nuuna talaga. As in, kailangan, sa akin, double effort ako kasi yung kapatid ko medyo may alam na siya. So, ako kailangan ko mag-keep up. Kasi, ayoko yung hindi pwedeng, hindi ko to alam. Kasi I want may ano na kaya ko na mag-aral. Kaya ko matutunan yung language nila. Kahit gaano pa yan kahirap. Kasi di ba pag may gusto tayo, alam naman natin na pag gusto natin, gagawa natin paraan. Ng paraan. Yes. And yun yung ginawa ko talaga for the first ano 1 month to 2 months. Inaral ko talaga hanggang sa yun, nasusulat ko na yung name ko. Nakabasa na rin ako kahit paano nung hiragana and katakana. Yung kanji, medyo mahirap siya, guys. So, doble, triple effort ang gawin nyo. Effort talaga, ma'am, no? Oo, nga po. Ang galing mo, ma'am, no? Kasi nung mga before kasi, talagang na-experience nila yung walang background sa Japanese. Kasi before di nag-re-require si Jellyfish, di pa ganun ka, ano, si immigration, kahigpit din eh. Like, okay lang kahit wala pang background sa Japanese. Pero ngayon kasi, yung sa process namin, kailangan meron na silang basic. So, oh, yun. Talaga ba? Oo, basic background talaga. Ano, sirte ko pala. Oo. Parang baliktad na. Ay, oo. Oh, pero, ma'am, ano? Talaga? Ilang hours? Galing. 170, ma'am. At least. 80, at least 150. Mas maganda yun. Kasi para hindi na sila mahirapan. Shock, pag no? Nandito na sila. Kumbaga, may preparation before sila umalis. Tama. Yes, okay. Yes. Mm-hmm. Ayan, so, ang galing ni Miss Heidi sa part na yun na talagang in-adjust mo agad-agad din. And ano ba? Kailangan ni. Kamusta ma'am yung sa Sheen? How the school helps you in overall dun sa pag-aaral? Gano'n sila ka-an sa'yo? Hands-on ba sila? Supportive? Hands-on. Sa education mo? I remember during first talagang may mag-a-assist lalo na sa akin. Zero Japanese talaga ako. So, i-assist ka nila. Tapos, yung ibang
ano, teacher doon, hanapan kanila ng work. Though, nung time ko kasi, dahil zero Japanese ako, parang 3 months pa bago kami nagka-part-time. Parang yun. Pero, they help us na ito yung, ano yung ito, may available dito na part-time, ganon. And other made like, sarili na lang nilang sikap ng paghahanap ng part-time eh. So, it's up to you talaga. So, kaso sa case ko, kailangan mo kasi talaga ng Japanese bago ka sumabak sa kahit anong part-time. For me, ah, for me. I don't, siguro yung iba kaya. Pero sa akin, bago ako sumabak sa part-time, sana kahit konti, alam ko yung mga basic. Ganon. So, it took us 3 months bago magka-part-time. But the school was really hands-on, lalo na dun sa mga bago pa lang, and nagsisimula pa lang. And pag may tanong ka, sobrang ano naman nila, approachable, sasagot, at sasagot sila. Yes, yung Chino. So, nahihirapan makipag-communicate, ma'am, no? May naging may nag-English ka ba dun sa part na ah, okay. May nag-English sa kanila yung manager nila. So, pag hirap akong mag-explain sa Japanese, ayun, i-English, and then, ayun, i-translate, at i-explain naman. Ayun, ma'am. So, may sorry, ano naman? Apo, ay, sorry, Miss Asa. In terms naman po yung parang, yung, di ba yung unang lapag niya din sa Japan, mga first week, siyempre, may naiba yung sa talagang lahat. Yung pagdating sa, yung lifestyle. Ano yung parang pinaka naging challenge sa'yo? Nung parang okay. Umpisa ka pa lang dyan. Okay. Sa Pinas kasi, I was living alone. So parang, si Mudra, ano ba yan? Paano ko sabihin? Siyempre, padala, ganon. So ako, nasa bahay lang, living my best life, ganyan. Tapos, nung dumating ako sa Japan, parang, I have to comply sa ano ni Mother eh. Sa rules niya. So, parang talagang, from being so independent sa Pilipinas, nung pumunta ako sa Japan, I have to follow rules. So, sobrang culture shock. Culture parang shock. Ganon. Oo, na, because I don't know any, I mean, bago lang ako sa Japan, hindi ko alam mga rules. So, kailangan mong mag-adjust talaga. Na hindi ka, ito yung comfort zone mo. So, you have to adapt. You have to learn their manners, their culture. So, you have to follow talaga eh. And then, one thing na napansin ko talaga sa Japan, they're so disciplined. Ano, madami na nagsasabi nito talaga na. Sobrang disiplinado nila. And me, as being pasaway before, hindi ako so... But you have to be, ano, to follow rules. And hanggang ngayon, yun yung natutunan ko talaga. Hanggang ngayon, na-apply ko pa rin siya. Yung naging disiplinado ako sa time. Yan, sobrang, from dati, 1 hour akong late. Ngayon, no, 1 minute lang akong late, sorry na ako. Kung sorry na ako sa mga kasama ko. And then yung, what else? Sa food, you have to be quiet. Yun. Well, and you have to lower your voice. Kasi ako, last ko magsalita, ang dal-dal ko, di ba? Tapos sa last one ng boses ko, kaya nga, itone down ko yung ano yung boses ko. Habang nasa pero, public. Yes, true. Tsaka dati, kung gusto, di ba sa Pinas, yung sobrang wild yung music, yung sobrang lahat. Mm-hmm. Parang may party lagi kahit sa bahay. Ay, dito hindi. No, you cannot. Sobra. As in, bawal ka magingay. And hindi man bawal magingay. You have to nung care about your surroundings, your yes. neighbors, gano'n. Isa sa mga talagang ano ng mga Japanese yung talagang ayaw nilang maka-istorbo sa iba. True. Sa train, di ba, Miss Heidi, di ba? Dapat yes. ano talaga tahimik. Bawal mag-call pag nasa train. Bawal na bawal yun. And yun nga yung lagi kang may ano, lagi kang may headset or yun. Or limit your ano your talking to ano to someone din. Kailangan nagwi-whisper ka lang talaga. Lalo sa public places na Miss Heidi. Yes po, yes. Yes. Usually talaga ganun no sa Japan, ma'am. Pero like sa mga transportation, ma'am, ano yung parang nung nagpa-part-time, so ano yung madaling paano mo na-access yung part-time? I mean, anong mode of transportation ginagamit mo that time noon? Ah, okay. Nung first, yung una kong part-time,
Train ako. Train. Kasi yun talagang sobrang dali. As in, sobrang convenient. Hindi ka malilate. Oh, hindi ka malilate. Kasi on time sa ilalagi. And then also, nag-bike din ako. Yan, sobrang ano din yan. Pwede kang makapunta kung saan-saan pag may bike ka. Bicycle lah, hindi yung motor. Mm. Or something. Oh, and yun. Oo. Yun, train and bike. Yan yung madalas kong gamitin. Until now, nagbabike ako from, ano, going to my work. Your work, ma'am, no? Ah, exercise din yung yes, kaya, exactly. Kasi pero sa ano, pa, madalas din silang maglakad. I mean, lakad. Kasi lahat lakad. Lahat naglakad. Sobra. Grabe ang lakad sa Japan. Mm-mm, di ba? Nasay mo na yun, ma'am. Lakad? Oo, so, try ko na maglakad dito. Sobra. Alay yung lakad yung ininsan. Eh, alayo. Oo, lalo na yung... Pero hindi man siya yung hassle, no? Kasi parang iba yung yung climb, klima doon sa, ano, sa Japan, di ba? Kaya so, malamig, ganyan. Okay, tapos parang lalapag spring, di ba? Nakakita ka ng mga magagandang scenery. Diba, maglalakad ka. Huwag lang summer! Naku, mahihintay na ulo mo pag summer. Oo, sobra. Oo, ayun hindi po. Hindi kaya. So, sa atin din. Ganun. Mas mainit dito kaysa sa atin. Uh-oh. Humid yung ano eh, yung feeling pag summer. Lalo pag August, no, Miss Heidi? Yes, sobrang lagkit. Exactly. Nakatayo ka lang gabi, wala kang ginagawa. Grabe, pawis. Papawis. Pawisan ka, nakatayo ka lang. Gabi ah. Ah, grabe, sobrang init pala. Oo, na-experience ko yun, kumakain pa ako ng ice cream nun sa Tokyo yun eh. August. So, wag kayong mamamasyal sa Japan ng summer. Hindi ko nire-recommend. Pag mga July, pwede pa, no, Miss Heidi? Mga, ano, mga festival. Pwede. Pag August. Ayun, ma'am. Pag ano po, na-try mo na din mag-travel, ganyan, pag you have time. Sa ibang prefecture. Sa mga ibang prefecture. Marami na din. Marami na rin akong napun. Yes. Yung dami. Yung, ano ba? Sa Shizuoka. Oh. Yumenohashi. Parang, may bridge doon. Pag tinawid mo, mag-wish ka, then they said, wow, we'll come through that one. Bukod doon, maganda yung, ano, maganda yung lugar. Teka, pakita ko. Para may ano kayo. Para alam mo yung sinasabi ko. May share pa siya. Share natin. Pwede ba share dito? Hindi, sa dito na lang saan. Wait lang, give me 1 minute. Yes, ma'am. Saan ka na? So, ikaw, Miss Mika, nakapunta ka na din na sa Shizuoka? Hindi pa. Mas nadalas ako sa Kansai area. Kansai? Kasi yun, dati lagi ako Kansai. Ayun. So, kasi Tokyo. Sa... Ito. Ano, paano ko papakita? Blurred. Wait. Send na lang. Send ko na lang. Okay, send ko na lang. Kasi edit nyo na lang po. Yumenohashi ang tawag, Miss Heidi. Yumenohashi. Oo, yata. Yumenohashi. Ayun. Si Zuka. Meron din yung ano, Mount Fuji. Sa Yamanashi, si Fuji. Yan. Parang may mga kasama ka din pag nagta-travel, ganyan. Or ikaw lang talaga, have you experienced that like yung sarili mo lang? So, Lately, ano, nag-try akong mag-hike mag-isa. Oh! Sa Mount Mitake. Sobrang fulfilling. Kasi I told myself this year, na gagawin ko yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa before. So, one of those is yung mag-hike mag-isa. Ayaw kasi ng hiking kasi takot ako sa heights, pero nagawa ko siya. Tapos mag-isa pa, diba? Or mamam yung ano mo, ha? Kaya. Oo, ganun. Tapos, take off sa ano, bucket list. Yes. True. And then, planning pa din na mag-travel alone din, tinatry. Yung na, self-love era tayo, self-love era. Ay, may ganun. Ayun po. Minsan, masaya din mag-ano eh, solo. No, solo na trip talaga. True. Makikilala mo 'yung sarili mo. Ay,
kaya ko pala maganto. Mm. Kaya pala kumain mag-isa, ganyan. Mm-mm. Ayun, ma'am. Paano mo ma-confirm naman, ma-compare naman, ma'am, yung ano, experience mo sa Philippines before na nag-aaral ka dito sa, from sa Japan naman? Ano naman yung difference? Sa school, okay. System, gano'n. Kung ano, ma-share mo. Disclaimer ah, ito. Nung nag-aaral kasi ako, medyo nandun ako. Hindi mo na ako pasaway, pero minsan pala absent kasi ako. May ano, may time na talagang yung college ma-absent, ganun. Dito bawal. Hindi bawal. I mean stricto. Stricto sila sa pag umabsent ka. I mean siguro for the whole semester ang allowed lang na absence mo 1 or 2. Ganon. Then, parang sa amin nun ang sabi, pag lumagpas ka doon, parang bagsak ka. Ganon. Ganon sila kaya strict. Nung time ko ha, nung nag-aaral pa kami. Kaya kahit na gano'n man kahirap bumangon sa umaga, kahit gano'n kalamig, kahit gano'n man kasakit yung katawan mo, kailangan mo pa rin pumasok. Ganon. And they're very, ano, yung mga teachers talaga namin, talagang they want you to learn. I mean, focus sila sa na matuto ka. Di, pag di ka ma, pag may di ka maintindihan, kahit yung break time nila, ibibigay nila sa'yo for you to, ano, maintindihan lang yung lesson nung araw na yun. Ganon. And or, yun nga, di ba, pag mag-aaral kami, meron kaming tinitake na JLPT. Sobra din silang hands-on noon na ito yung anong level mo, anong level dapat kukunin mo, N4, N3, ganon yung titingnan nila kung, titingnan nila kung anong level ka dapat. I-assess, yes, that's correct. I-assess nila kung anong level muna itetake for JLPT. Mm-hmm. And then eventually, they will give you mock test para yun, makapag-practice ka. At alam mo yung magiging setup pag nag-JLPT ka na. Ganun sila. Mm-hmm. Sobrang hands-on nila na may side. Maganda din pala. Yes. Wow, ma'am, no? Sa inyo pa ba, Shinwa? Yes, actually, ma'am. Mm-hmm. Oh, good. Hi, Shinwa! O, oh, kala ko talaga kasi before TIEA ka with Miss Lara. Sa'yo hindi. Pala, sa, TIEA, di ba sa ano yung Tochigi? Tochigi. Tochigi. Ay, Tokyo talaga yung pangarap ko. Pinaglaban ko yan. Tokyo pala talaga. Oo. Kasi maganda din, ma'am, yung mga opportunities sa Tokyo. Diba? Feel like, yes. Mention, madali ka din nakahanap ng part-time job. Ganon. So, si school. Eh, nandito kasi si mother. Kaya mas madali. Nag-help po ba si school, ma'am, na like, yung like, looking for a job, ganyan, or parang nagsarili ka lang din ng parang on your own. Like, processing yung sa application for work sa Japan. How is it po? I mean, you find it struggle or hindi naman? Like, madali ba siya? Smooth ba yung process? Okay. Sa akin, sa experience ko, namin magkapatid, hinelp kami nung school. After 3 months, hinelp kami makakuha ng part-time job, both of us. So, naging madali naman siya for us. And for the application, hinelp din kami nung school. And also for the interview, hinelp din kami ng school. So, naging smooth yung pagkuha namin nung, kahit pagkuha namin ng part-time. Mm. Nice, okay. So, I don't know sa ibang school. Oo, kasi iba, hindi. I mean, you have option kasi you have free will kung saan ka din mag-work yung ibang student natin, no? So, yun, ma'am. Pero I think, iba yung experience mo, parang touchy din. Oo. Supportive din si school. Ayun. So, yun, ma'am. Ano ka, diba, nag-aral ka, ma'am? Pero nakapasa ka din ba, ma'am, like, nag-take ka ng JLPT, ganyan, N5, ganyan, na hirapan ka ba or hindi naman?
dun sa unang okay. Nakapag-take ka nun first. Nung ano, nung nag-aaral ko, after 6 months, dun lang yata ako nag-take. So, una, so in-assess nga, di ba? So, sabi sa akin, N4. N4 yung i-take ko. Awa ni Lord, napasa ko naman siya. Napasa ko yung N4. And then, after, I think 3 months, ulit. Pinag-take naman kami. Hindi. Tama ba? After, not 3 months. After 6 months, pinag-take ulit kami ng N3. Unfortunately, hindi ko siya napasa. As in, 2 points, hindi ko siya napasa. At yung kapatid ko, napasa niya yung N3. So, parang ako, ano ba yan? Hindi ko napasa. Ganon. But, ano, after how many years, dahil siyempre sabi ko nga sa inyo, gusto, pag may gusto ako, gagawan at gagawan ko siya ng para hindi na wala sa isip ko yung pagpasa ng entry. So, ano, kailan ba yon? Nung 2021, September, parang sabi ko, hindi, kailangan. Para kasing naiwan sa akin yung entry na yon. Yung entry JLPT, sabi ko, hindi, kailangan mapasa ko to. So, kahit ilang years na yung nakalipas, pinurso ko pa rin. So, nag-aaral ako ng September, from September to November. So, yung exam ko is December 5th. Entry, ayun, napasa ko na siya. And ito pa, yung listening test, na-perfect ko siya. Wow. Na-perfect ko ang listening. Wow. Diba? Without, so, parang, without zero background, no? With back, mm-hmm. I mean, with the background na talagang beginner, then nag-start, then eventually, mabilis kang nakapasa din ng entry, no? Galing. Eh, hindi, yung entry, Miss Alpha, ilang years na yan. Ilang years. Ah, okay. So, mm-hmm. Nag-edit ako 2016. Yung N4, yes, napasa natin siya. One take. Nice. One no? take. Zero knowledge tayo, pero napasa. Ano? Ibig sabihin, kasi sa Japan eh. Di ba, Miss Mika, pag mataas ang ano, I mean, N4, medyo mataas na, consider as entry na din yun dito sa Philippines. Mataas na ba yun? Kasi sa Japan ka mismo to, ano eh, medyo beginner pa rin, sa Japan. Pag entry yan, ano na yun, mataas na. And I'm still, ano, looking, I'm still planning to take N2 this year. Para mag-level up naman kahit paano yung Japanese natin. Ano? Opo. So, yun, mas ma'am. Mas maraming opportunities pag ano, mas mataas na Miss Heidi. Yun po. Nung ano mo, ma'am, mga stay mo dyan sa Japan, like yung habang nag-aaral ka, paano mo na-overcome yung homesickness mo? For example, na sa family mo, ganyan. Na like or sa Philippines mo, like sa mga friends mo, ganyan. Okay. Homesick. Nami-miss mo ba sila? Nami-miss naman, Miss Alpha! Or ano, talagang ano sa Japan. I mean, ang pinaka... Yung mom and sister, ay, yung kapatid niya sa Japan. Hindi, kundi nyo natatanong may anak na ako. Isa. Nag-apply ka, ma'am. Oo, meron na. So, sobrang... Siya yung talagang kinalungkot ko during nung pagpunta ko dito. Pero syempre naisip ko siya rin naman dahilan kung bakit ako nandito. So, yon yung homesick, ano, lalabanan mo lang talaga siya eh. And my sister is here also, tsaka si Mudra. So, they helped me naman to overcome it. And may video call naman, so na naagapan naman kahit paano yung homesickness. And yun nga, nakakauwi naman tayo. And nakikita pa rin natin yung mga friends and yung anak ko dyan sa Pilipinas. Mm-mm. Planning ka din na andali siya dyan. Alam mo yung bago mag-pandemic, dapat nandito na siya eh. Nakuhanan ko na siya ng dependent visa eh. Kaso yun nga, nag-pandemic, siyempre ilang years na walang ano, hindi pwedeng mag-ibang bansa. So, na-delay. Pero, still planning pa rin na mapunta siya dito. Kaso, ayaw niya. Mama, diba? Ayaw niya. Anak ka malayo, oo. Mahirap siya. So, yun. Very inspiring talaga yung story mo. Sorry, Miss Heidi. Talaga, mas lalong nakamotivate. So, baka may mga ganyan din na mga viewers natin. Na talang, true, parang may fear sila na parang hindi sila ganun. Or nagda-doubt sila to apply, 'di ba?
Kasi may mga ano pa sila, syempre obligations pa rin, responsibility. Pero for the future din naman nila 'yon, 'di ba? Exactly. So, and yun nga, pag may dream, I mean, pag talagang gusto mo eh, gagawan mo ng paraan. Kasi I can say, pag ayoko naman sa Japan, di ba, hindi ko, ano yun, hindi ko bibigay yung best ko na magkuha ng mga requirements, ayusin yung passport ko, and pag will ni Lord, gagawin niya talaga yung lahat. Malagay ka dun sa dream mo na yun. Naniniwala ko dun. Wow. Ako din, ikaw ba, Miss Mika? Ano mga destiny? Oo. Ako, yeah, actually, that's true. Kasi kung para dun ka talaga, di ba? God na yung mag-move yan. Hindi lalagay ni Lord yan sa puso o sa isip. Kung hindi yan yung para din sa'yo. True. Challenge, no? Yes. Saka yun yung talaga pinakawakan ni Miss Heidi. Oh, ngayon lang, 9 years na siya sa Japan. 9 years and count. Actually, during my stay, parang every year, puro 1 year lang yung visa ko eh. After I graduated from Japanese school, puro 1 year. And then this year, pinag-pray ko din siya. Ayun, binigay na yung 3 years na visa. Aww. And after this, ano na, mag-apply na ako for permanency. Di ba? Parang, di ba? Ang bilis lang kasi ng, ano, ma'am, no? Ng panahon, no? Ang bilis. Parang biglang, oh my God, resident na ako sa Japan. praying na ma-approve. Ano yan, ma'am? Nilulook forward namin yan, ma'am. Saan mo talaga? Mas marami pa mga students ma inspired. Yes, di ba? So, kaya talagang, I mean, sa una lang mahirap, but eventually, bigay mo lang yung best mo and be consistent sa pag-aaral ng Japanese. And then, I mean, it will, ano eh, gradually, magiging okay lahat. Ayun. How about you, Miss Mika? May questions ka pa kay Heidi? Miss Heidi, anong mo dyan, Miss Heidi? Ang favorite mong food? Ay, the best talaga, sushi. Walang makakatakala sa sushi. sushi talaga. Yung raw? Hindi naman. Ay, hindi naman. Mga shrimp lang tayo, tsaka salmon, gano'n. Salmon, mga ganyan. Ebi sushi. Si Miss Mika may tinatago ang Japanese to eh, no? Answer din siya, ma'am. Di ba, Miss Mika? Pero, dito. Hindi, para may ano din naman yun. May advantage din yun kahit from here, di ba? Na nag-take Opo! Yes, exactly. Kaya din ako nag-aaral ng Japanese ngayon. Kasi kung ano, naisipan ko nang umuwi. Pwede akong mag-apply na need nila ng Japanese, di ba? Mas mataas ang yes, chance at saka opportunity mo na magkaroon ng malaking salary. Yun talaga, ma'am, yung niloloko. Miss Heidi, yung pag-aaral mo din ng language, di ba, naka-help din siya yung parang ma-understand mo yung culture din sa Japan. Yes, sobrang helpful. Kaya sa mga mag-a-apply at gusto mong pumunta dito sa Japan, I will really recommend na aralin nyo kahit mga basic lang muna. Kasi talagang sobrang helpful niya, lalo na pag bibili kayo ng ganito, or magtatanong kayo kung nasan to, gano'n ganyan. Hindi yung parang, ano ba, ano masasabihin ko? Parang, yung freely kang makakapag-explore kasi meron kang Japanese na dala. Saka yung and sobrang ano malaking, ano yun, big factor yun pag gusto mong mag-apply sa malalaking company. Kasi sobrang need nila lang, not just Japanese, ha? Pati English. Pag both those, ano, meron ka, laking edge nun sa ibang kasabayan mo. Lalo na pag Filipino, na misa, yung trilingual kasi kapag ganyan. Kasi yes. Filipino. Language na alam. Exactly. So, malaki yung ano na, advantage natin. Yes. Filipino, English. Saan ka pa mismo na?
Lalo pag dun ka mismo sa Japan din nag-aral, di ba? Para mas ma-experiment din po talaga yung ano nila, yung mga and ma-practice mo. Manners. And ma-practice. Kasi yung application din kasi talaga kailangan. Hindi lang siya yung by the book na aral talaga. Kasi meron talagang kung paano gagamitin. Hindi lang tama. Dapat effective din. Iba-iba eh. Talagang yung paggamit mo ng Nihongo. Hindi siya yung direct true translation. Kasi baka maging ineffective yung communication mo sa mga natives. Kaya ano, sobrang importante din ng side din na alam mo yung culture. Yes. Din yes. Nila, kung paano nila ginagamit yung Nihongo. Pero ang work mo ngayon ni Heidi, no? Ano ba yung para mga naging past job experience mo na din sa Japan? And how is it? Parang can you share lang some tips? Okay. Lang? nung student ako, I started as a dishwasher. Nagahugas ng pinggan and nag-help, nag-assist dun sa chef. Ganon. Tapos, after that, naging ano din, bartender. Yung gumagawa ng drink. Then, what else? Then, I did also teaching jobs. Yung nag-part-time ako, parang nagkuha muna ako experience. Para, ayun, after kong graduate, kasi ang goal ko noon is to be a, was to be like, English teacher para makakuha ko ng visa, ng working visa. So, kahit mababa yung part, yung sahod dun sa part-time ko as a English teacher, ginrab ko na kasi for the experience. Then after I graduated from the Japanese school, ayun, nakakita ko ng company na makakapag-sponsor sa akin ng visa na yun as an English teacher. Then the rest is history. Until now, English teacher pa rin po ako. 7 years na. But now, I'm looking for other job. Kasi, di ba, may time sa buhay natin na minsan yung career natin is na na-reach na natin yung peak. Parang nagawa na natin yung best natin. So, nandun na ako eh. So, this year, talagang parang sabi ko, you want to explore other naman. Yes. Para mag-shift parang, ka din. Exactly, exactly. Parang 7 years na kasi. Ito parang, okay, nagawa ko na. Na-fulfill ko na siya. Ganon. So, I wanna try another one naman. Ganon. Habang, kaya ko pa at habang bata pa ako. Ganon. Yeah. Walang bata pa eh. Ilang taon na eh. Meron kaya pa yan ni Heidi. Oo, kaya pa yan. Meron pa ni Heidi na laki kita-kita na ano, na ibang, kumbaga yung career change mo. Meron lang tinitibok yung ano, yung heart mo, yung puso mo. Ano mga paano mo ba, ma'am, ina-options na option? As of now, I want yung sa management. Kasi, di ba, ano ko, graduate ako ng business administration. So, parang, dun sa management something area management or what else office, office yes office exactly office or may na-aim kasi ako na company hindi ko pa siya masabi baka ma-jinx baka mabati baka mabati so pag after pag nakuha na ako i-update ko kayo. Look forward to sa amin. Pero maganda yan, ma'am, na inaano mo din talaga na mag-change ng work. So, at least, usually ginagawa din ng mga ibang student din namin yun, eh. Former students. Nag-change-change din sila para hanap talaga nila yung target nila din na ano eh, na gusto. Na exactly. Yun. Lalo madami ang opportunity. Tulang masama doon, lalo na kung doon yung ikakaganda ng career mo, di ba? At yun yung passion mo na job. Oh, kung malaki din ng sweldo, why not? Oo, di ba? Oo. Yun din. And kung ano naman siya, no, madaming benefit naman. Mas okay. True. Ayun. Kasama so, rin yung ano, sa self-satisfaction. Yes. Kasama na rin. Yun, ma'am. Yung sa application natin, ma'am, di ba yung sa, ano ma-advise mo sa mga ano natin, ma'am? Sa mga aspiring viewers, aspiring na gusto din mag-apply.
or magsubok din na as an international student kung meron kang ma-advise sa kanila, ma'am? Siguro willingness na i-pursue yung pagpunta nila dito kasi hindi kasi siya madali talaga lalo na kung mag-isa ka lang yung wala kang family dito ma-experience mo yung homesick yung I mean culture shock also and yung language barrier kasi hindi madaling hindi mo alam paano makipag-usap so yung willingness to learn willingness to know their culture and willingness to not give up parang gano'n, yung gano'n. Yung may mga times kasi talagang gi-give up ka pero isipin mo bakit mo pinursu yung Japan. Yeah. Kung ba you go back to why you wanna be here. Doon. Mm. Parang you have to help yourself to motivate yourself na bakit nga ba ako nandito sa family, di ba? Para sa sarili ko, para sa ikakaganda ng career ko. So yun, isipin mo yung mga rason para wow. lang hindi ka ma-sad or ma-homesick. And and also, I will recommend talaga yung Japanese kasi isa yun sa panlaban mo para gumanda rin yung career mo and yung life mo dito sa Japan. Ayun. Ayun, ma'am. Napakaganda, ma'am, ng ano mo. Na advice. Advice. So, kasi dapat talaga motivated ka, lalo pag nasa ibang bansa ka, di ba? Yun nga, as I mentioned na, nakaka-feel tayo ng homesickness. And hindi mo rin kasi sure yung mga possible na may encounter mo. Kailangan matatag yung loob mo as a student pa lang. No? So, yes. Yun, ma'am, dapat talaga yung willingness din na mag-aral. Kasi mamaya, baka nag-inquire lang sa student para nasabihan lang ng ano, di ba? Or na-engganyo lang ng friends, ganyan. So, yun. So, like si Miss Heidi. Kasi bukod sa mahirap sa Miss Alpha and Miss Mika, mahal pa siya. Yes. Oh, true. Yung sa process pa lang, di ba? Ang mahal ng tuition. Kung di ka mag-aaral, abay, sayang yung tuition din mo. Di ba? Oo nga po. Pero mas ano siya, mas mura siya to compare sa other ano, 'di ba? Study abroad, di ba? And pero worth it naman. Worth it. Yes, worth it naman yung binayaran namin sa Jellyfish and dun sa school. Sobrang worth it kasi sobrang wala kaming ginawa na mahirap nung na-apply pa lang kami ng Jellyfish. Talagang sila gumawa lang lahat. Parang upo ka lang, ito po yung requirements, kayo na bahala. And then yung sa school din, worth it naman talaga. Yes, investment sa sarili na Miss Heidi. Yes. Isa sa pinakamagandang investment sa sarili. Exactly. Yung nagamit natin talaga, yes. Marami opportunities lalo sa Japan. Tapos open siya sa foreigners as long as yung sa language talaga yung meron tayong laban. True. So, yun. Anyway. Ate Mika, may mga questions ka ba kay Miss Heidi? Huwag niya ikanado kung may boyfriend ako, ha, Charis. Oh, more on sa ano. Personal. Pakicap po yun. Paki-edit. Eh, di ba? Hindi tayo. Diba kayo, alam ka naman eh, nasabi na rin ni Miss Heidi yung talaga experience niya. And then, I'm sure na yung mga viewers natin, maraming natutunan din talaga. And I think yung isa sa pinaka-importante yung sinabi ni Miss Heidi na meron kang yung pangahawakan. Para meron talagang time. Meron talagang time na parang madidemotivate. Kung bagay yun yung pangahawakan, yun yung babalikan at babalikan mo para tumuloy talaga. Yes. Challenging kasi talaga yung pagiging student visa din talaga, di ba, Miss Mika? So, hindi ganun kadali. And like, yun nga, kailangan prepared ka din yung willingness. From the start pa lang dapat na nag-inquire ka, you're ready, and syempre, yung fear mo, di ba? Yung fear mo, kailangan ma-overcome mo yun. Kasi by, ma'am, possible, you have all the means, you have the sponsor, the money and everything, pero parang still doubt ka pa rin to apply and parang to decide kung gusto mo talaga sa Japan. Because of parang may fear ka lang na, ah, baka kasi ganito mangyari sa akin, yung mga ganon. Pero, ano ako, salute ako sa personality ni Miss Heidi. Kahit may mga ganun talaga, di ba, na may maiisip tayo sa
ano natin, sa mind natin na, ah, matutuloy ko pa ba? Bakit ganun? Bakit, parang nahihirapan ako ganyan? Like, in the middle pa lang, for example, no? May possible kang ma-experience or ma-encounter na ganun. Pero, ang maganda doon, tuloy-tuloy ka pa rin, no? Kasi lalo na, yung kumbaga, yes, go with the flow lang. Kasi bumihira yun na 9 years na nag-stay sa Japan, tapos, ano ka, nakakuha ka na rin ng work, and then after, di ba, parang, ano ka na din, for residency ka na din. So, yes, mahihira talaga siya. Oo. So, yun. Yeah. Kaya, ano, we're proud and we're very happy for you, Miss Hailey. Thank you. Thank you din sa Jellyfish kasi kayo yung naging way para makapunta kami dito, magkapatid, at makasama namin si Mudra Kels dito sa Japan. Oo nga po. Ayun. So, yun. Anyway, Miss Mika, do you have any questions pa or clarifications? Okay, Miss, ano? Okay, ano natin, ang mantra natin na Miss Heidi, kapag gusto, gagawa ng paraan. Yes, totoo yan! Walang excuse, Sam! Ano masasabi ni Miss Mika? Walang excuse, kapag gusto. Oo, kasi talaga ang isa din sa maganda foundation kasi talaga is yung willingness and talaga yung passion mo. Para gawin. Kasi lahat susunod na lang talaga yan eh. Mm-mm. Everything will go talagang sa ano niya. Basta ang importante yung willingness. True. Doon magsisimula. Mahalaga yeah, talaga yung simula. Yes, so syempre, i-help din naman ni Jellyfish yung mga possible applicants natin and mga future students. From the start, na process yun nga as mentioned by Miss Heidi, no? So, very supportive talaga si Jellyfish. Sobra! Palang lahat ng information, ipoprovide, lahat-lahat yes. ng mga possible na mangyari. For example, bibigyan ka pa ng mga ano yan eh, sample yan eh, I think. Based from my ano, no, ako, ganun ako eh, bibigay ako ng mga possible o oh, baka ma-experience or ma-encounter mo to before ka mag-apply, di ba? So, dapat prepare ka talaga from ano pa lang, from the start pa lang. And, syempre, willing ka din na mag-proceed dun sa mismong process. Kasi informed din naman namin yung mga students namin or mga applicants din namin. So, bago sila mag-apply, no, para at least hindi sila mabibigla dun sa application din nila. Ayun. True. Ayun. So, yan. Anyway, so, thank you so much, Miss Heidi, sa ano mo, sa time mo, sa pag-share ng ano mo, ng experience mo as an international student. So we're really hoping na mas maging successful ka pa in the future, no? Di lang 9 years forever ka. Oh, oh. Ganun. Oh, then mas maka-inspire ka pa, no, mga future applicants na interested. So, yun. Ayan. Thank you din for having me and I hope na makatulong sa mga future students po ng Jellyfish. And I really, I know, based on my experience talagang sobrang, ano, I mean, sobrang helpful po ng Jellyfish sa mga student nila as in hands-on. Hands-on po sila and they will, and you support all the way sa mga estudyante nyo po. Ayun, ma'am. Thank you so thank much you, po. Heidi. Thank you din, Miss Mika, for your time. Anyway, ayun, for our future viewers po na mga na hinig sa podcast, ngayon, no, we're encouraging you if ever you're really interested to learn Nihongo. We're offering online Nihongo classes as well and our Study in Japan program. So, ayun. So, feel free to contact our company or Facebook page or sa website natin. So, ayun. May last advice pa po ba? Miss Mika, ano ba sabi mo? Or ikaw, Miss Ideal? Ano, Miss Alpha, di ba? We're currently accepting April. So, sa mga interest. Yes, so, So feel free to message us po kung gusto niyo din mag-inquire. Like si Miss Heidi, one of our successful students. Successful. Po. Yes. Ayan. Alright, so that's it. Thank you so much for your time, everyone. Thank you, Miss Mika, Miss Alpha. Thank you sa mga viewers niyo. Alright, good luck po, ma'am. We wish you well. And Thank you. God bless. Ayan po. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you, Miss Mika. Thank you. Next up. Ano ba yun? Okay lang yun, ma'am.
Naubusan na ako ng ano? Ng ano? Ng tanong. Ng tanong. Sorry naman. Hindi ko bang sumagot? Hindi, okay lang. Kasi ano, inaano ko yung sagot mo. Hindi. Umabot tayo ng sobrang haba eh. Kaya nililimitahan ko lang. Hindi na kami ma'am nagpaano kasi lahat sinabi mo na din ma'am. So, activity. So, I think madami ka nang na-share. Oo, sakto naman yun. Lahat. So, sa tama next, ba yung mga pinagsasabi ko? Yes! So, opo. Actually, may next ano pa naman kami ma'am. Next podcast ulit. So, pag ano okay. Ulit. Tayo wala, ibang topic. Ah, sige. Ibang sige lang! I'm okay with anything. Ayun. Mm-hmm. Wala, nag-prepare pa naman ako ng pan Japan. Hindi na na ano. yung ano ba, araw-araw game? Ah, oo. Oh, yung araw-araw game. Game. Ano kasi sasabihin ko sa araw-araw game? Kaso nagbabay ka na, ah, okay, wala na pala. Baka kasi okay, maano. Anyway, oo, baka umaba tayo. Madami kang na-explain ni Sidey. Dami naman na. Talaga ba? Mm-hmm. Gusto ko ano, kung gusto ng kasansan na tumapunta yung sinasabi ko eh. Sabi ko, wala na. I-edit naman nila. Oh, edit naman yan, ma'am. Ayun, ma'am, thank you ulit pa, ma. Tapos, okay. I-request na lang ako, ma'am, na mga some pictures mo. Na, like, kahit previews. Tapos, we will send you the token of appreciation na lang. Siguro soon, okay. So let me send mo na lang. Habang student, yun nasa school pa si Miss Heidi din. Ah, oo. Mm-hmm. Madami, madami. Mahilig ako sa picture. Ayun. Tapos po, ayun ma'am, yung mga picture mo, tapos yung bank details mo, send mo na lang sa amin. Gcash na lang? Ma'am. Pwede ba Gcash? Pwede din po yan. Oh, sige, pero mas ano yata sa inyo pag bank ma'am. Eh. Mm-hmm. Gets ko na. Thank you so much, Miss Heidi. Thank you din. Pero may next podcast, pa naman. Ah, sige pang lang. Sushi. Oh, pwede naman yung kapatid ko kung gusto nyo ng maseryoso. Ah, pwede. Yung next ano natin, Miss Alpha. Ano school niya, ma'am? Same yung... din eh. Ay, oo. Same din. Di, dapat pwede pala kang dalawa. Nagulat din ako. Mayroon pa palang kapatid. Tapos nagulat din ako may anak ka pala. O, di ba kahit may anak na ang karamukta sa Japan? Oo, parang kapalang si Miss Lara din, ma'am, no? Miss Lara din kasi, di ba, may baby siya. Hindi, si Lara may asawa. Ako, wala akong asawa. No, pero may baby, same din. Kung mga na, ano baby, mo din baby, talaga. Yes. Mm-hmm. Ilan taon yung baby mo, ma'am, no? Anong time na yun? Diyos ko, 6? Baka bata. Sobrang naiyak ako nun. Pero, syempre nilabanan. Mm-hmm. Kasi, para sa kanya din naman. Mm-hmm. Yung mga relatives niyo po dito yung nag-aano sa kanya nun. Nandun sa daddy Putra niya. Sa Japan. Ah, parang ano, nandun siya yung ano. Co-parent. Ganun naman yung setup. Ayos naman kami, pero hindi kami yung ano. Mm. Hindi kami tinadhana yung. Oh. Ay, ganun. Sa Japan talaga, ma. Actually, alam niyo ba, Miss Alpa? Huwag na nga. Basta yun. Malaki na tulong din ng Shin. Baka ma-record. Malaki na tulong ang Shin nga talaga sa amin. Mm. Tsaka jellyfish, of course. Yan. Hindi ko nasabi, meron din Japanese kayong kasama. Anong sino ba yun? Nandun ka na, Miss Alpa. Kilala ka na kita nun. Masa? Si Hiro. Si Hiro po. Babae. Siya nag-translate ng documents namin. At baka teacher kasi ang naabutan ko dito ng teacher sensei babae pero yung nagta-translate lalaki talaga. Ah, makawala na siya. Oo, makawala. Si ayun. Sir Jello din. Basta yun, si Miss Alba nakilala ko siya din nun. Ang dadal ko na naman kasi sige na baka may work pa kayo. Sige ma'am, thank you po Miss Heidi ah. Thank you for thank your you Miss time. Mika, Miss Alba. Ingat po, God bless ma'am. Next time ingat po ulit. Okay, bye-bye. Bye-bye, ma'am. Bye.